Kung i-share ninyo about sa among kalihukan gani ng Adlawa around 7 to 9 years old siguro, elementary years, kay hilig jud kayo mimo ato sa dagat, muuli kay laom na day kayo. So aduna tay bagong tourist attraction din sa among dapit sa among probinsya. Gingan lang siya og balisan taas og balisan pungkol. Yay! Well, busy sila nakuha og mga tubig sa bangka, around driver. Chill na chill. Yes, so, mainan ni siya ang akong gingon ninyo, barangay councilor din sa among barangay. Hi guys! Welcome to my vlog. So for today's video, akong i-share ninyo about sa among kalihukan gani ng Adlawa. So nangatumi, nangaligo mi og dagat, but not just that, na may part sa dagat ni Gagtuan. Of course, naligo ko og dagat, di ba? But basta ka ng kuan, naay part sa dagat nga gihimo nilang tourist attraction diri sa moang barangay where I grew up. So, naay part dito sa dagat nga naay marka nga gitawag namong balisang taas and balisang pungkol. So, unsa lang balisang taas and balisang pungkol? If I am not wrong, that served as a mark sa mga traders before. Kung maanhi sila diri sa among dapit, then nagtura sila kung sinaay balisang taas o balisang pungkol. Dili sila pwede mo lapas. Kaya katunga-tunga part is laom na kaayo. So, dito ra kutob ilahang mga bangka or mga barko. So, din ha. I'm not really very sure sa history, pero don't worry, kung sayop niyo ko mga gipangyayaw karon, we will find the right person niya, very expert about aning subjects. But before that, before we proceed, Anna, let me just tell you my personal experience aning balisang taas and balisang pungkol. So, when I was younger, when I was around 7 to 9 years old siguro, elementary years, kay hilig jud kayo mimo ato sa dagat kanang usually kung low tide, kung tingpanginhas mo adto mi magduwa ming mga starfish, mga tag starfish or bahag-bahag, ug usa pa ng mga malang mananap sa dagat. So sa una matulog mi og around 1 to 2 p.m. patulogon mi para motubo kunuhan, and then around 3 to 4 p.m. kay mata na mi and pakanon, and then after that kay mo adira dayon mi sa dagat, magduwa-duwa. So there was one time na niadto mi dagat and wala mi kabantay nga naabot na dayon mi balisang taas. Ingana na kalayo, layo na jud mong naabtan. Medyo layo na siya from the seashore. So mga around 5:30 p.m. medyo orangey na siguro ang sky, then we knew that kailangan na namo muuli jud. Otherwise, kasabaan na jud mi ang ma-awarden din mi ng bonggang-bongga. So, pag-uli na namo, quite late, 5:30 p.m, padong na jud na siya mo ngit-ngit. Naadya na yung part sa dagat niya, padong na siya mo laom. So, diri mabaw pa, then laom, then mabaw na sad, then seashore na. So, we didn't know about Anna. So, sige magduwa-duwa, napamisang mabaw nga part. Padong na mo uli, kay laom na day kaayo, and wala pa may board ako, mga bulingit and sipunan pa kaayo. We needed to find a way unsa ano pag-cross atong apart. Ang challenge was ang tubig was getting higher na kay padong na mataob, and ang sud sa tubig is kusog jud kaayo. You really need to urgently find a way unsa on pag-cross para makauli na. So what we did was ako ang giba, akong usa kay gagaw, tulumi ato, ako og akong duha kay gagaw, about the same age for me. So, padong na mo uli, giba na ko akong gagaw, the other one, I asked her to try to swim, and ako lang siyang i-push upwards para mo afloat siya, walag lang ko siya. So, pag-cross na namo, ako may nasa ilawom sa tubig, ako ang cousin kay naasa ka na makaginawa pa siya, ako may naduot sa ilawom, pero it's okay. Thankfully, na-survive gihapon to namo.
Pero pag-uli na mo, we really didn't tell our parents. Wala, good making na bisan na mong uncle or among lolo o lola kay ma-warden din ni Bayet. Wala may laag, dili na may pakantog dagat. Unsa na lang mi, magtanga na lang. So wala siya may nisulti ato. Quiet rejud. Karon, I am 30 years of age. I just came back after 8 years in Singapore. I needed to get around the place, get around the people. So na-chika siya sa akong usa ka tiya nga barangay kagawad ko din sa amuang barangay. Now they are trying to make this Balisang Taas and Balisang Pungkol as a tourist attraction diri sa amuang place. So wala jud na mo na likayan nga na discuss gud nga. Oh, labi ni ko ani history ano nga place. Kaya happy jud mi mga lumus din ha. And then na shock sila tanan. Kay how come they didn't know about it? Of course, we all have skeletons in our closet. So, ano siya? So, today, pakitanta mo sa inaw aning Balisang Taas. Ang Balisang Pungkol, dili na to siya makita kay it's very far from the seashore. And high tide point, so dili dyan siya makita. Oh, no! So, ang Balisang Taas na lang sa. To share more information or details about these two subjects, let's talk to the right person. Okay, for now, just sit back, relax, and enjoy! Say hi! Say hi! Hi! Misikay siya gluto sa iyahang pork. So, wala mi na dayon sa amo ang tourist boat! Basta tourist boat! Tourist boat ride! Right? I-cancel lang among ipabook. Kay tungod sa hangin na mahangin dili maayong mobiyahe pero sa north wind monsoon pero nakalaag gihapon mi tungod kay courtesy of Angkol. Yay! Shout out to Angkol. Angkol, thank you. Munang biki sa ilang private bangka. private motorboat. Allowed naman ang mags naligo sa dagat from 9 a.m. to 12 noon. Kay oh, hala, social distancing. Why violation? Inaman niya tong bisita karon si Thea Elena Suiko. Ambil niya ng buksay dai. At sumuksay ang dito. Ako ibuksay ko. Ako lang. Yay! Kaya mo na mo angkol. Mga niya mo ang angkol nga banggiitan sa kadagatan. Kasi yung sige, ito mo na siya dito yung pita call. Ha? Educational din. Ito dito. Mga niya siya mga bakhaw. Bakhaw. Ang bakhaw. Ang purpose sa bakhaw, kayo sa man angkol. Ana mo pasilong ang mga isda. Ana mo itlog. Oh. Sa lipod sa mga kabalayan sa bagyo, dili magubak ang baybayo. Oh, okay. Yan na di ay. Mga mari ang tuwang diri. So ibali pa siya. Butang nidak sa inyong ilaw. Ay tumbi, kaya rin di mabali. Pandaro na ni Uncle ang pag-iakuha? Motor. So, ado na tayo bagong tourist attraction din sa among dapit, sa among probinsya. Gingan lang siya o Balisang Taas o Balisang Pungkol. Yay! Sa mga ano na himo man siyang tourist attraction din hi. Kay kato daw sa una katong mga Chinese daw mga manchats. Kay ana ilahan ko ang ara sila ko to. Ah, kung maghatod sila mga coin.
kumagatan silang mga tao or mga kuan goodies. What's amazing about this is ang kanisyong kahoy, naana ni siya din he since late 1940s. Imagining ana na siya kadugay and wala jud ni siya nailisan ever since. Wow. And ang akong ganahan ani nga setting is pwede kang mo patong dinha sa balisang taas or balisang pungkol para magpa-picture. Wow. So imagine kung imong social media is ma-flood tuging ani ka cool and very historic photo. More siya infinity pool nga dagat version. Of course, wow. Just make sure that you wear proper equipments para dili ka masamad kung naidaghang sisi sa mga kadagatan sa tanan. Aside from taking cool pictures, you can also enjoy snorkeling and diving around sa balisang taas or balisang pool. Yay! Ato yung interview niya atong barangay kung si Jaro para makakuha tag more information about balisang taas. Bitaw. And balisang pungkol. So that the whole world knows. Yes. So, my name is siya ang akong giingon ninyong barangay councilor din sa among barangay. Chairman sa Committee on Tourism, Pinoy Arts and Culture. Wow! Wow. We found the right person to talk to. So, mato siya ganina niya. Doon namin sa dagat and nakita na mo ang balisang taas. Pero wala ko kahibaw sa history. So, mo niya ito ang pangutan na nga ito ang barangay kagawad sa history sa balisang taas. So, unsa may naa sa balisang taas nga? Made out of unsa man po siya? Ang balisang taas, ang iyahang foundation ana mga dagko nga bato. Dayon siya gisiminto, dayon ang ibabaw, gibutangan og kahoy nga ligon kayo. Ah, naday siminto ang ilaw? Ah, naday siminto. Mga bato nga dagko kaayo, dayon gisiminto. Ang iyang kuan width is 4 feet, ang iyang height is 8 feet. Balisang pungkol. Ang balisang pungkol, wala siya masukod ka. Dili man siya makuan, dili man siya mahunsan. Nya, nagplano pa mi, nga mo ginang atoon. Kaya mo ginang sukdon, aron mahibaw siya mi sa kuan. Iyahang gitasun, o sa iyahang gilapdon. Kung musuroy sila dito sa balisa, natay ka-offer nga snorkeling, diving, picture taking. With free kuan na, goggles? Oh, yes. Tanang equipments? Oo, free equipments. With, sa itawag na, life jacket? Oh, life jacket. Wow!
Mao ni siya ang tourist boat nga gamiton kung ganahan ninyo i-experience ang tourist attraction. Adun na lay 150 per head nga fee. Inclusive na siya para sa rental sa equipments of life jackets, snorkeling, and goggle items. During COVID time, maximum of 10 persons lang per boat para sa physical distancing and also i-disinfect po nila ang mga equipments. In terms of schedule, adun na duha ka schedule every day, 8 to 11 in the morning, that's 3 hours, and also 1 to 4 p.m. in the afternoon. Pwede kang mukaon dito sa tourist boat, but make sure to please properly dispose your garbage. Going back, here's how I spent the rest of my day together with my family. Ayaw na lang ko pang itaa din ha, kahit yung video, rajud ko anong mga panahon na. Ano nga ito ang bagong driver, si Clint Diaz! Well, busy sila nakuha o mga tubig sa bangka, era ang driver. Chill na chill. Charge! Like a boss. Why, banan, ha? Banan, oh, banan, no! Ano yung panahon mo na doon? One big, nilitong big. Perdagangan pun anak mail, ning reklamo kena. Kaligo na kalau. Saya pakai human, pasti mangina yang merumang bersakiton. Kalau bilang. Say hi, sevideo. Hi. Hi. Ada yang. Muslim, eh? Wow. Kamusta man ang experience? Okay, kaayo as in. Okay, you. Heaven, heaven. Sa balisa? Yes. Kumusta man ang balisa? O sa may sitwasyon? Okay, lagi pong balisa. Hindi siya nabal. Hindi siya. Look as good as the day I met you. I forget just why I left.